pera ka ba dyan? Kailangan ko na kasi makompleto yung hinihingin multa nung dyan sa naging korusyon list ko. I-judge na yan talaga. Malalaman din niya kung sino kinalaban niya. Ikaw pala nagbabato. Ano ba problema mo, iha? Halika nga rito. Bumalik ka. Ang pangalan lang magnanakaw na yan, Marichuy. At kailangan siya makulong dahil sa mga ginawa niya. Para sa akin, hindi siya dapat makulong. Pwes kailangan niya isang tao magiging responsable sa kanya para hindi na nabalikan ang dati niyang trabaho, ang Miguel. Malaya na ba ako? Oo, oh, malaya ka na ngayon. Pero hindi ka na babalik sa dati ng tirahan. Sinakripisyo mo ang sarili mo para hindi ako managili sa kulungan. Alam mo, hindi ako makapaniwala. Pwede makipaliwanag mo sa akin kung anong ginagawa na akong pasok kung hindi ka sa bahay? May problema kasi siya at nangako ako na aalagaan ko siya kung tulungan. Hindi pwedeng manatili sa bahay na ito ako paslo pa yan, Juan Miguel! Hindi pwede! Kahit katitig, wala akong nararamdamang amor sa babaeng yan! Gusto ko magtapag ka sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. May nararamdaman ako kay Manchu. Matagal ko na hindi nararamdaman. Kapag lumalapit siya sa akin, ibang nararamdaman ko. Kapag hinahawakan niya ako, parang pag nakakalimutan ko yung buong mundo. Gusto ko na nayakapin siya. Talagang ibig sabihin niya, ilove ako kay Manchu. Laban mo! Nangyari dito! Mabuti dumating ka na! Ano mo sa Binuksan ko lang yung TV. Nagsimula akong kumanta. Kaya siyang gumating. Pumasok ng halima ang pinatay niya yung TV. Hindi ito ang panahon para sa pagpapatugtog. Dahil ka sa lukuya, baka pinagluluksa. Patawad. Hindi, Marichuy. Papakita. Huwag mo sisili. Sige na, gawin mo yan. Ipagtanggol mo ang luka-luka yan. Wala ka talagang pakialam. Gawin kasing dumi pa siya ng aso o ng basura. Palibas mo kasi na puna ka na ng kagandahan ng babae yan. Pahirapan ka lamang nila. Magtiwala ka. Oo. Cecilia, siya si Marichuy. Siya si Marichuy. Kumusta, Marichuy? Nandito ka naman sa sarili mong bahay. Cecilia, dumating na po sina Dr. San Roman at yung kasama niya. Cecilia, siya si Marichuy. Siya si Marichuy. Kumusta, Marichuy?
Nandito ka na ngayon sa sarili mong bahay. Welcome. Kami na ngayon ang bago mong pamilya. Anong sasagot mo, Marichuy? Salamat po. Salamat po, ma'am. Ipapakilala kita. Siya yung nakaupo, si Isabella. At siya naman, ang anak ko, si Estefania. Basta. Marichuy! 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 Sino hinahanap mo, Rosyo? Si Marichuy. Mapapagod ka lang, iha. Hindi mo na siya makikita. Nakumbinsi ko na rin yung kapatid mo na palayasin siya rito sa bahay natin. Natutuwa ako na makilala ka, Marichuy. Magiging masaya na ang bahay na to dahil nandito ka na. Nako, sana nga magdilang anghel ka. Ikaw talaga, makampinya ka. Ma'am Cecilia, pwede ba kayo makausap? Ay, syempre naman, Juan Miguel. Sumama ka sa akin. Maupo ka at manahimik ka muna sa isang tabi. Pakiusap lang, Marichuy. Ay, ang lupet. Huwag mo naman akong pahiyain sa kanila. Baka pag-isipan nila ako ng masama. Excuse me. Ano ba yan? Ibang tingin mo ah. May nakikita ka ba dumi sa mukha ko? Alam mo, sa totoo lang, parang magaan ang loob ko kay Marichuy. Alam mo naman ang istorya ng buhay ko, Juan Miguel. Lumakas ang tibok ng puso ko. Gusto ko siyang yakapin na mahigpit. Gusto ko siyang halikan at gusto ko sanang sabihin sa kanya na pangako. Ako ang nanay na hinahanap mo. Pero hindi ko na sinabi sa kanya. Nakita kong nahihiya siya at ayokong mabitla siya. Oras na maramdaman ni Marichuy na hangad mo ang kaligayahan niya. Sigurado akong wala kayong magiging problema. Magiging maayos ang pagsasama niyong dalawa. Gusto ko maging masaya siya. At wala nang iba. Siya ang tipo na kailangan ng pagmamahal ng tao. Ibibigay ko yun sa kanya. Titira siya dito na parang kapatid ni Estefania. Pareho ko silang mamahalin. Ayoko magkaingitan silang dalawa. Kayo pong bahala. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Ay, salamat. Anak naman, ano ka ba? Hindi mo ba inalok si Marichuy ng maiinom? Inalok ko siya, mama, pero ayaw niya, hindi ba? Anong gusto mo, Juan Miguel? Wala, Estefania. Salamat na lang. Paalis na ako eh. Marichuy, bibisitahin na lang kita, okay? Salamat ah. Mag-iingat ka. Mauna na ako. Bye, Doktor. Pasyalan mo lang kami anytime. Ihatid na kita palabas. Sige. Halika na. Sinasabi ko na nga ba, ang babaeng yun, isang problema. Kanina ko pa hinihintay ang pag-uwi mo, Dr. San Roman. Father Anselmo, may kailangan kayo sa akin? Nandito ako para kay Maria de Jesus, pero ang sabi sa akin ng katiwala niyo rito, hindi na siya rito nakatira. At dinala mo siya sa ibang lugar. Totoo ba? Totoo yun, Father. Dinala ko siya sa pamilya niya para mapabuti ang buhay niya. Pero hindi yun ang napagkasunduan natin noon. Inako mo ang responsibilidad na alagaan siya. Na hindi mo siya ilalayo sa tabi mo. Na ibibigay mo ang lahat ng kailangan niya sa buhay. Sabi mo, paprotektahan mo siya. Nagtiwala ako na yun mismo ang gagawin mo. Kaya naman, alam kong ligtas siya.
Huwag kayong mag-alala, Father. Nasa piling na po siya ng mga taong mas maalagaan siya ng mabuti kaysa sa akin. Pwede bang alamin kung nasaan siya? Opo. Nandun siya sa bahay ngayon ni Jess Villarde. Ang higpit ng yakapan nilang dalawa. May kakaiba sa pagtitinginan nilang dalawa, tita. Hindi ako pwedeng magkamali. May namamagitan sa kanila. Sigurado ako doon. Katatawag lang ng asawa ko. Sinabi niya sa akin na pauwi na siya rito sa bahay sa loob ng isang oras. Okay. Ay, ituring mo na parang bahay mo na rin ito, Marichuy. Lahat kami rito, gagawin namin ang lahat para lang maging masaya ka. Salamat po, ma'am. Gusto ko pong ugali niyo. Ako rin, Iha. Dahil sinasabi mo ang gusto mo, sa palagay ko magiging mabuti tayong magkaibigan. Ikaw, ano sa palagay mo? Okay lang ba sa'yo? Ay, okay lang po sa akin na maging magkaibigan tayo. Matanda ako sa'yo, kaya ituring mo na lang akong parang nanay mo na rin. Okay lang ba sa'yo? Ngayon, dalawa na ang anak ko. Ang tunay kong anak at ikaw. Kita si Doktor araw-araw. Ay, naku, ano ba? Bakit ba ako nalulungkot? Pasok po, bukas po yan. May mga gusto lang sana akong sabihin. Gusto kong malaman mo na pumayag ako na tumira ka rito sa bahay ko para masolusyonan ang problema ni Dr. San Roman. At dahil sa pakiusap sa akin ng asawa ko na lubos na naaawa sa'yo, nagsagaroon, hindi ka na makulong pa ulit. Pero sir... Matapusin mo ako. Pumayag ako. Kahit sa paniwala ko, hindi ka na magbabago pa. Dahil yan lang ugali mo. Pero tandaan mo, on trial ka pa rin. Tandaan mo ito mabuti. Magbago ka na. Dahil sa bahay na ito, hindi ko makapapayag na makagawa ka ng kalokohan. Parurusahan kita kung kinakailangan kong gawin. At kailangan mong paghirapan ng lahat na makukuha mo. Sa bahay na ito, hindi ko makapapayag na makagawa ka ng kalokohan. Parurusahan kita kung kinakailangan kong gawin. Pangako
ikaw sa tuwi na pag-ibig mo'y aking hangad. Handang ikaw ang mahalin sa habang buhay pagkat nilalaman. Salamat ha, mag-iingat ka. Pwedeng din po, ma'am. Sinabi sa akin ang katulong na gusto mo makita si Marichuy? Opo, kung pwede. Ikaw yung matandang kumupkop sa kanya? Opo. Candelaria Martinez po ang inyong lingkod. Pwede mo siyang makita kahit kailan mo gustuhin. Alam mo bang naikwento ko sa akin ni Juan Miguel? Pati na rin yung paring nagmahal sa kanya, si Father Vidal. At yung binata, si Adrian, kayo lang ang pwedeng bumisita sa kanya, wala nang iba. Martina! Ano pong kailangan niyo sa akin? Samahan mo siya ngayon sa kwarto ni Marichuy. Dito po tayo. Sumunod kayo sa... Dito po. Sige na. Marichuy! Mama Candelaria! Marami bang anak si Doña Cecilia? Hindi po, isa lang. Pero alam niyo ba, mukhang gusto niya po ako. Pero sa totoo lang, hindi ko gusto ang naging desisyon ng doktor mo, iha. Pagkatapos niyang mangako na alagaan kanya, bigla niyang tinapos ang problema niya sa buhay nung itinapong kanya rito. Hindi, Candy naman. Ano ba? Ang sabi niya magiging masaya raw ako dito. Ah, ganon? Isa tong totoong tahanan. Isang pamilya, normal dito. Makakabuti sila para sa akin, Candy. Ha? Pero hindi mo ako nakukumbinsa, iha. Candy, okay lang naman ako rito. Pamilya sila. Pwede ko silang maging pamilya. Pero... Magpapakabait ako rito. Gagamitin ko ang mga tinuro niyo sa akin. Makikita niyo, mamahalin nila akong lahat. Ikaw ang bahala. Yun talaga, hindi pa siya lumalabas ng kwarto. Hindi ko pa siya nakikita. Binisita siya nung babaeng kumukup sa kanya. Magkakasama pa rin ba sila? Hindi, umalis na. Mama? Mama, pwede na po ba tayo maglista ng mga taong iimbitahin ninyo para sa presentation party ko? Ay, oo nga pala. Patricio, ikaw nang tumulong sa kanya sa listahan. Kilala mo na ang lahat ng tao. Okay, sige. Nasaan ang papel mo, iha? Nandito, handa ako, papa. Magandang tanghali. Hello. Siya po. Pwede po bang siya lang mauna sa listahan ninyo? Magandang tanghali, doktor. Magandang tanghali. Kompleto pala kayong lahat dito. Juan Miguel, ikaw ang unang taong imbitado sa party ko, ha? Okay lang ba? Nasasabik na si Estefania, kaya inihanda niya na lahat, doktor. Alam mo, kailangan mo ng isang escort para alalahin ka sa buong party, Steffi. Kailangan pa ba, Isabella? Oo naman, no? Kung sasayawan siya ng lahat ng guests sa party, kailangan niya ng official escort, Cecilia. Mapapagod ang alaga ako. Ewan ko lang, pero kasi... Si Juan Miguel naman ang una sa listahan ko. At isa pa, malapit siyang kaibigan ni Papa. Siya na lang escort ko sa party. Payag ka ba, Juan Miguel? Gusto ko sana, pero meron lang kasi akong medical mission sa labas ng Mexico. Pwede ka naman namin hintayin eh. Huwag na, ano ko ba naman ikaw talaga? Huwag mong ipagpaliban ang pagpapakilala sa'yo para lang sa akin. Wala namang problema sa akin, Juan Miguel. Pero kasi... Sige na. Sa palagay ko, magandang naisip ni Estefania. Ano sa tingin niyo? Papa, tulungan niyo naman ako. Kumbinsihin niyo si Juan Miguel, please. Oh, Estefania, hindi ko pwedeng gawin yon. Ganon? Nahihiya si Papa sa'yo. Pero ako, hindi. Sige na. Pumayag ka na. Please. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Sige na. Please naman. Okay. Kung makakapaghintay talaga kayo. Oo, syempre naman. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Halika na. Maupo ka rito, Doktor. Halika. Maupo ka. Planuhin natin lahat. Ang totoo niya, nandito po ako ngayon para kamustahin po sana si Marichuy. Hindi pa siya lumalabas ng kwarto. Wala kaming problema sa kanya. Tinulungan ko pa nga siya na maglabas ng mga damit niya. Sa tingin ko naman, masaya siya rito kasama naming lahat. Pwede ko po ba siyang makausap? Oo, syempre. Pupuntahan ko siya. Sasabihin ko nandito ko. Huwag na ako na lang. Ako na po ang magsasabi. Ay, salamat. Excuse me po.
Hala! Bakit? Ano meron? Nandun na kasi kaming lahat. Gusto namin na makasama ka rin. Ah, gusto niyo akong makasama? Oo naman. Okay, sige. Nandun si Juan Miguel. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang pinaalay. Yan ang pangako ng puso ko. Nandito siya? Ah? Nandito ba siya para makita ko? Hindi. Bumisita lang siya. Kanina pa siya nakikipagkwentuhan. Alam mo ba? Siya. Siya ang magiging guest of honor ko. At bukod pa dyan, siya na ang magiging official escort ko sa party na hinanda ni na mama para ipakilala ko sa lahat. Yan nga lang, kailangan kong hintayin ang pagbabalik niya. Aalis siya? Lalabas daw siya ng bansa. Matagal ba siyang mawawala rito? Ewan ko lang. Siguro naman hindi. Kailangan niya bumalik para sa party ko. Ipakikilala ka na? Oo, sa wakas. Paano? Halika na sa labas, Marichuy. Hinihintay nila tayo. Malungkot mag-isa rito, kaya sinundo na kita. Talaga? Oo naman. Para nakitang kapatid. Naninibago pa rin ako sa lahat ng nangyayari sa akin. Pasensya na. Ano ka ba? Naiintindihan kita. Halika na. Tumayo ka na. Payakap na sa kapatid ko. Halika na. Sige, halika na. Yun lang ba? Nakumabuti naman. Salamat kayo. Eto na siya. Eto na si Marichuy. Kamusta, Marichuy? Mabuti naman ako. Mabuka. Sige na. Halika. Dito ka maupo. Ha? Diyan ka lang. Magiging formal ang party ko, hindi ba, mama? Oo, siyempre naman. Ililista na natin ang mga guest mo. Isang formal ball ang magagana. Wow, talaga? Ano gusto niyong kulay ng gown ko? Puti dapat, elegante yung tignan, hindi ba? Oo, maganda lang tingnan ng puti. Gabi naman ang party. Gusto ko sana mahabang gown. Oo, mas maganda yung medyo mahabang gown. Pangarap ko'y ikaw sa tuwi na. Bakit kaya ako tinitignan ni Marichuy ng ganun? Yung mga mata niya parang sinasabi sa akin na marami siyang gustong sabihin. Napakalapit niya sa akin kanina. Pero parang napakalayo niya sa akin. Pagkat nilalaman ng puso kong ito ay ikaw. Tanging ikaw lamang pangako ko. Pero hindi naman niya sinabi sa akin. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Matatagalan pa siya sa party pabalik niya rito. Hindi ko pa rin maitinda kung ba't niya ako dinala rito. Pero sa totoo lang, hindi ko gusto ang naging desisyon ng doktor mo, iha. Pagkatapos siyang mangako na aalagaan ka niya, bigla niya tinapos ang problema niya sa buhay nung itinapong ka niya rito. Oo, tama. Para sa kanya, isa lang akong problema. Isang. Ito na lang ako nagpaalam kay Elsa. Hindi ko na siya nakausap ng mabuti dahil sa trabaho. Sa tingin ko, ayaw niya ako umalis. Para napakaseryoso niya, ewan. Sa itsura mong yan, para kang hindi ka excited. Ano ba? Kung tatanungin mo ako kung gusto kong umalis, ang isasagot ko sa'yo, hindi. Obligasyon ang pagpunta natin dun. Ganun? At bakit naman? Ewan ko, Eduardo, pero makakabuti sa akin na lumayo rito ng ilang araw. Yung biyaya na siguro ang sagot sa krisis na meron ako. Krisis? Krisis? Ganun ba kagrabe ang problema mo? Ay nako, kung alam mo lang. Wala na yung babaeng yun dito. Dapat maayos ng lahat, pero... Yun din ang akala ko. Pero hindi pala. Hindi ko alam kung bakit, pero parang isang obsesyon na si Marichuy para sa akin. Thank you.
sumbay sa amin sa dinner. Ayoko. May gusto ka ba? Wala. Marami salamat na lang. Bukas, ayoko magkukulong ka ulit dito sa loob ng kwarto mo. Gusto ko makita ang mukha mo. Paano? Matulog ka na mahimbing, ha? Magkita tayo bukas, Marichuy. Nalikan niya ako. Sabi ko na nga ba, mabait siya sa akin. Oo. May dahilan si Dr. San Roman. Kaya pala niya ako dinala rito. Iniisip niya lang ako. Alam niyo, magiging maligaya ako rito. Pwedeng mutual understanding ang meron. Malay mo, hindi mo rin alam. Hinihiling niya na mahalin mo siya. Imposible yun. Hindi pwede. Ano ka ba naman, Juan Miguel? Ano ba ang problema mo? Pare, walang masama kung susugal ka sa kanya. Madali pa nga siyang lahat kasi pasyente mo siya. Malay mo, siya ng babaeng hinihintay mo. Pero kasi, Eduardo, hindi pwede yun eh. Hindi pwede. Ano ba ang buwipigil sa'yo? Yung mga pangusga? Yung masasabi ng mga tao? Hindi, hindi yun. Kung ganun, iniisip mo pa rin si Viviana. Tama ba? Hindi rin, Eduardo. Kung ganun, ano ba talaga? Hindi kita maintindihan. Gusto ko man sabihin sa'yo, pero hindi pwede. Hindi kami pwede. Maliban sa hindi niya ako mahal, pinagbawalan ko sarili ko na magmahal. Sa biyahe na to, mag-iisip lang ako na mag-iisip. Kailangan kong tanggalin si Marichuy sa puso ko. Tanging kaligayaan lang ang hangad ko para sa kanya. May gusto lang sana ako itanong. Para sa'yo, ano si Juan Miguel? Mahal mo ba siya? Gusto mo ba siya? In love ka ba kay Juan Miguel San Roman? The best ka talaga sa buong mundo mo ba? Oh, thank you po talaga. Thank you. Ay, naku, Iha. Bakit para asinasaya ninyo? Bibigyan ko ng kotse si Estefania. Ha? Gusto niya kasi magpunta sa airport at magpaalam kay Juan Miguel San Roman. Hello? Hello, Doktor? Marichuy, masaya ka ba dyan? Hindi. Sabihin mo, hindi ba maganda pagtrato nila sa'yo dyan? Malungkot ako kasi. Kasi nga ngayon, di ba aalis ka? Hindi ko alam kung matikis kung hindi ka makikita ng matagal. Have a nice trip, Juan Miguel. Pwede ba akong humalik sa'yo? Of course. Okay lang, sige. Walang problema sa akin. Talaga? Ano ka ba? Huwag mo akong pahirapan. Halika na, pumasok ka na rito. Dali. Marmoning! Halika na! Halika na! Bilis na kasi. Ganito. Teka, baka masagasaan ka dyan sa labas. Hoy! Kita mo ito, hindi man lang makinig sa akin. Telenovela Maria de Jesus, alas 3:45 sa Hapon Test. Say you.